Hi everyone, welcome back to Game Source. Hello guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng this from this one to this two. So, para to sa mga beginner na nahihirapan o di pa nila alam kung ano yung gagawin. So, itong game na itetesting natin is larong Final Fantasy 9. So, almost short video lang to. So, let's start. So, open natin itong Final Fantasy 9. Then, clean boot natin. So, dito sa upper left, makikita nyo rito yung nangyayari dun sa emulator. And sa upper right, yung resolution, tsaka FPS counter. So, ayan. But lang natin siya. So, yung example ito is yung nasa end na ako ng this one. So, mapapakita ko sa inyo kung ano ba dapat na gagawin o pipindutin para magpalit papunta dun sa this two. So, wait lang natin mag-boot. Ayan. So, press natin itong continue. Start one. So, meron ako ditong mga files. So, naglalaro ko kasi ito. So, nandito tayo sa dito, sa start ng disk 2. So, click natin ito. So, ito na yon pinaka-end ng this one at start ng this two. So, makikita nyo sa screen nyo, ganito. Kasi pag bibigyan kayo ng option doon na pagsisave nyo or hindi. Pero syempre, sisave nyo. So, pag nakita nyo na itong option na ito, gagawin nyo lang dito is babak lang kaya. So, back, ang sa limit ako yung settings. Dito sa settings, so makikita nyo rito, scroll nyo lang. Change this. So, ito, pindutin natin itong change this. Yan. Tapos lalabas dito yung automatically madedetect niya kung nasa isang folder lang yung mga laro nyo. Yung this one and this two. So, sa akin, this one and this two pa lang yung meron ako. So, syempre, kiklik ko itong this two. So, makikita nyo rito sa upper left, na nagpalita tayo ng disk. So mag-proceed na to dun sa story, dun sa disk 2. So ganun lang kasimple, pero dapat may save nyo muna to and matesting muna natin kung working ba. So lari lang natin ng konti. So dito na tayo sa almost sa start ng disk 2. Click lang natin to. So, meron lang konting chit-chat. So, tapusin lang natin to guys. Ang pinaka main goal natin dito is ma-save natin yung laro dito sa in-game. At mapatunayan syempre na working nga yung ating pagpalit. And syempre dapat susunod, pag inopen natin yung list 2, yung save file natin yung mababasa. So, click lang natin to. So, hanap tayo dito ng save point. So, hanap tayo ng isang Moogle. So, okay. Pagdating sa Final Fantasy 9, ng mga RPG, JRPG, marami talagang dialogue. Kasi itong mga gantong laro is story-driven. So, yan. Pasok tayo dito. So, another dialogues. Ayan, na-control ko na. So, dito meron tayong Moogle. So, makapag-save tayo dito. And save. So yan. So dito makikita nyo na sa files ko, ito yung kanina nating na-open. So
para sa tutorial na to. So, lagay natin siya dito sa dulo. Override natin. So, nakalagay dito, file number 15, this 2. So, ayan, nakapag-save na tayo. So, ang gagawin natin ngayon, guys, is successful yung pagpalit natin. So, gagawin natin ngayon is i-reset natin tong dock station and ibubut natin tong these two. Dapat nandito na tayo para mapakita natin na working talaga yung ating pagpapalit ng CD from this one to this two. So, ano tayo? Reset natin yung console. So, click na lang ditong reset console. So, lumabas doon, system reset, tapos mag-reboot ulit yung ating dock station. So, remember kanina guys, nasa end tayo ng this one. So, yung goal natin is nakapag-save tayo na nagawa natin. Tapos, ngayon naman is dapat makapag-load tayo dun sa sinave natin para makapag-proceed tayo dun sa this 2. Kasi kung hindi natin siya malo-load is walang nangyari. Hindi effective yung ginawa natin. So, continue. Start 1. So, ayan. Yung ating file. File number 15. This 2. Okay. Yun. So, ayan guys, working yung ating save file. So, next time na mag-turn up nyo, automatically, syempre, doon na kayo sa this 2. So, ayan guys, hopefully, nagustuhan nyo itong video at natutunan nyo kung paano magpalit, lalo na dun sa mga bago na naguguluhan. So, hopefully, maging useful sa inyo ito. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Nga pala guys, invite ko kayo sa aking Facebook group page doon, pwede nyo ako chat, usap tayo doon. So, lalagay ko na lang yung link doon sa description o kaya sa comment section. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye!